ba? Straight na straight mga kamasta, no? So, ganyan lang kasimple yung paglalagyan natin ng cove light. Dito namin siya nilalagay. Then, dito natin siya dinidikit yung double adhesive natin. Ayan, dito natin siya dinidikit. So, ang importante dyan, dapat malinis to. Ayan, no? So, pagka ganyan, kailangan mo punasan pa ng maigi para dikit na dikit. Hey, what's up mga kamusta? Magandang araw sa inyo lahat. So, welcome back sa ating panibagong vlog. Ayan, so narito tayo ngayon dito sa project natin sa Solano, which is a makeover natin ng isang kwarto kung saan maglalagay tayo ng cove light ngayon. Then, ituturo ko sa inyo yung step by step ng paggawa natin, ng paglagay natin ng cove light mga kamusta. No? So, yung naging tutorial kasi natin dati ay kulang tutorial natin ngayon. At saka yung shadow lightings yung pinakita natin. Ngayon, ipapakita din natin yung buo o kabuuan pagka cove ceiling o kaya yung buong cove ceiling ng isang kwarto. Kung paano nga ba natin ito ginagawa at kung paano ba tayo mag-install. So, tara! Ngayon, ito mga kamusta, mag-install na tayo ng cove light niya. Which is, ito yung cove light natin. Ayan, yung warm na strip light. So, testing muna natin. And so warm mga kamusta, no? Ang warm kasi mga kamusta, kahit anong kulay yan po pwede niya ipares. So sabi ko kay madam, mas maganda pagka warm yung gagamitin natin, which is yan ang ikakabit natin ngayon dyan. Ngayon, paano nga ba natin ito ikakabit? Kahit nasa may metal paring lang natin siya ikakabit dito sa may partition niya na to, para kumbaga yung kung ano yung line nung cove natin na to, yun ang magiging line din nung ilaw natin. So makikita natin yan gamit nung double-sided tape natin. Ito yung gagamitin natin para ma-install natin tong cove light natin. So nagkaroon na tayo ng dating tutorial na ito kung saan maliit lamang yung tutorial na yun. So ngayon ipapakita natin ng buo para sa cove light natin, kasi yung tutorial natin noon ay kumbaga straight lang siya, tapos shadow lightings pa yung ginamit natin. So ngayon papakita natin ang buo para dito sa may cove natin dito sa kwarto nga ni Mama Mona Lisa, no? So ayan, tara. So ang discarte natin dito may strip light mga kamusta, no? Kung mapapansin nyo to, yung mga coated na klase ng strip light natin, maraming klase ng strip light natin, which is ito, coated na flat. Ayan, coated na flat yan. So, yung iba may kasama na siyang double-sided tape din, pero manipis lang siya, wala siyang foam. So, mas prefer ko, gumamit kayo ng double-sided tape na may foam mga kamusta, no? Kung saan ito yon yung foam niya, o kaya styro na tinatawag. So, ito yung paglalagyan natin ng adapter natin. Ayan, kung saan na ikakabit natin yung mamaya. Dito namin siya nilalagay, then dito natin siya dinidikit yung double adhesive natin. Ayan, dito natin siya dinidikit. So, ang importante dyan, dapat malinis to. Ayan, oh. So, pagka ganyan, kailangan mo punasan pa ng maigi para dikit na dikit. So, ang gawin nyo dito mga kamusta, para kitang-kita nyo na maigi, ano. Ang gawin nyo dito, pagka dito sa may paring na to, dapat ito yung malinis. Medyo basa tong basahan natin para kumbaga maalis yung alikabok natin. Kasi pag di naalis yung alikabok niya, hindi didikit yung double-sided tape natin. Ayan. So, kailangan malinisan muna natin ito. Halos buo yan, dapat malinisan. Okay. So, tara. Linisan muna natin lahat bago tayo mag-install. Ano? Mga kamusta, ayos na. Yung adapter natin na ilagay na. So, gumagana na siya ngayon. Ilalatag na ngayon natin ito para makita nyo ng actual. So, ayan mga kamusta. No? Nauna natin nilagay itong adhesive natin. Ayan, double-sided tape. Ngayon, nakasagad siya. At kung nakikita niyo yung paring na pinunasan natin, doon natin siya nilagay. At the same time, ito kasi ang habol natin dito mga kamusta. Kung ano yung guhit nito, yun ang tatama dito sa ceiling natin. So, doon lalabas yung straight na cove natin mga kamusta. Hindi siya nagkakalat. So, tingnan natin paano. Yan. So, parang ganyan yung magiging kanya. Pwesto niya, pero alisin muna natin yung tape para makita ninyo. Yan. Dapat nakasagad to mga kamusta, no? Pantay dapat.
So, kung napapansin nyo, nakaguhit na siya kaagad. Ayan, oh. Nakaguhit na siya dun sa ceiling, ano. Ayan. Diba? So, ibig sabihin, pantay na yan. Ngayon, kung bako-bako tong itong partition mo na to, mapapansin mo na yan. Kasi syempre, kung ano yung guhit niya, sabi ko nga, kung ano yung edges niya, yun ang lalabas na shadow ng ating cove light. So, straight na straight mga kamasta. Adjust natin yung undo para makita nyo. Ayan. So ganito lang, huwag niyong minsanan na alisin to yung takip niya mga kamasta. Kasi pag minsanan yan, pag nalagyan ng alikabok yan, madali na siya matukla. Yan, straight na siya, di ba? Kasi ang cove light natin dapat straight yan. So yeah, picture ka ha. Pag ganyan o. Mapapansin nyo straight na straight. Yan ang sinasabi ko na dapat straight na straight yung cove natin. Kung ano yung guhit ng ating partition, yun din yung guhit ng cove natin. Di ba? Napakaganda. So, tapusin muna natin ito, tingnan natin yung kabuuan mamaya. So, abangan natin yan. So, tara, kabit natin lahat. Mas prefer ko kasi ang warm pag ganito yung ceiling natin para labas na labas. Kung magalitaw na litaw yung cove natin pagka warm. Ayan na siya. Ano makaganda. So ngayon, ito kung napapansin nyo, may laser pa kami dito. Kasi ito mag-overlap kami dito para dito sa pink na to, sa wall natin. Para makuha natin, o kaya maglalagay kami ng masking tape nyan. Kasi mag-overlap kami dito, 1 inch. May contrast din. Yeah, diba? Straight na straight mga kamasta, no? So, ganyan lang kasimple yung paglalagay natin ng cove light. So, yan ang mga kamasta yung kinalabasan ng ating cove. Ayan, napakasimple lang ng paggawa natin ng cove. So, sa paggawa natin ng, okay, pag-i-install natin ng cove mga kamasta, no? Yan lamang po, yan ay mga simpleng gamit lang natin na pwede natin gamitin para maging maayos yung paglalagay natin ng cove light. So, sa mga DIYers na kagaya natin, okay, mga DIYers na laging sumusuporta sa atin, na ito makakatulong na naman to para sa inyo.
Yan. Hanggang sa muli mga kamastano, maraming salamat. God bless everyone. Bye.